Isang magandang hapon sa ating lahat mga kalapatids. Welcome back again to my channel, Pepong Love TV. Wala ibang bisyo, kalapati lang. Yes, so for today's video mga kalapatids, ipapakilala ko na sa inyo ng tuluyan ano yung dalawang binili natin kalapati mga kalapatids, yung magiging breeders natin. So hen cock kasi yung gagawin natin breeders, papakilala ko ng tuluyan kung magkano nga ba natin nabili itong dalawa na to mga kalapatids sa murang halaga. And then talagang may napatunayan na yung isa mga kalapatids. Tapos yung isa is kilala natin, ano, idol na idol natin to. Alam natin kung kanino galing to mga kalapatids. Mamaya sasabihin ko kung kanino niya rin acquire yung isa mga kalapatids dahil in-out niya nga rin dahil kailangan niya rin ng pera. So bago rin ko, bago ko pa lang sa aking channel, wag mo kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para lagi updated kapag may bago tayong ilalabas na upload mga kalapatids. And ito nga hapon na ulit tayo naka-vlog kasi katatapos lang din natin ulit mag module mga kalapatids, kasi hanggang 23 pa nga ang aming final. So kailangan maihabol-habol namin itong mga requirements na kailangan mga kalapatids ba pang finals. Nang sa ganun is pamaintain natin yung kagandahan ng grade natin. Siyempre study first bago itong pagkakalapati, no? Kasi meron may oras at may oras para dito sa kalapati natin. Siyempre unahin pa rin natin yung pag-aaral mga kalapatids kaysa dito sa mga kalapati natin. So ito libangan lang naman natin kapag napagod ako sa module, diretso dito hawak-hawak na mga kalapati na mawala yung stress mga kalapatids. So ito wala na sila dito, yan, wala na yung dalawa. Kung makikita nyo, wala na yung cage nila dito mga kalapatids. Sahil nga inilipat ko na sila dun sa likod, dun sa baba, sa may cock section natin, dun sa baba mga kalapatids. Kasi naman yung double case dun, kaya nagkasya sa may pintuan, kaya dun ko na sila nilagay nang hindi na may istorbo. Kasi maraming ang, yan, may mga ibon dito, baka hindi sila magpares agad mga kalapatids, kasi nga, baka may istorbo sila dahil hindi pa yun pares talaga. So ito, pupunta tayo dun sa kanila mga kalapatids, and then papakilala ko na talaga sa inyo yung dalawang bagong kalapati natin mga kalapatids. Many minutes later. And yes, so nagpakain muna ako ng mga breeders natin mga kalapatids. Yan, katatapos ko lang magpakain. At alas 4 na mga kalapatids. Yan, hindi na ito. Hindi pa rin natitigil yung pag-ulan dito sa amin mga kalapatids. Yan, ayaw pa mag-focus ng camera natin. Yan, so hindi pa natitigil yan. Napakasama pa rin ang panahon dito sa atin. And then, yan, kung makikita nyo talagang ayan, baha pa, puro putik pa mga kalapatids sa lugar natin. And ito, wala pang itlog yung ano natin, ito, yung sa Taiwan natin, wala pa rin silang itlog mga kalapatids. So mag-iisang linggo na ata silang magpares, pero wala pang itlog siguro. Gawa na itong taglamig, mahirap mag-breed mga kalapatids. Ayan. So yan, pero nag-upo-upo naman na yan, naglalagas na rin yung balahibo niya sa bitan. Siguro yan na, mag-iitlog na rin sa nagbibigay na siya ng senyales. And then yung ipot mga kalapatids o yung dumi niya is medyo dumadami na rin, no? Isa rin sa senyales na malapit na mag-itlog itong mga itong kalapati natin na to. And ito, andito yung binili natin kahapon. Yan, andito sila. Ayan mga kalapatids, safe na safe sila dito dahil tignan niya may pinto pa dito. Kasi ito is yan, sira, ditanggal to. Yan, kasi nga sira. And ito, ayun, yung dalawa nating yan, yung kabibili. Yan, so hawakan ko lang mga kalapatids. Hindi, ipapakilala ko na talaga sa inyo. So, mabilisan lang to kasi nga, hapon na, baka gabihin na naman tayo mga kalapatids. And yan, so hawak na natin itong isa. Itong checkered, blue check ata to mga kalapatids. Ano? So, kung hindi ako nagkakamali, so comment down below nyo na lang kung anong tawag sa kulay na to mga kalapatids. Yan, no? Tignan nyo naman, papunta na rin sa burga yung ilong niya mga kalapatids. Yan, napaganda. So, hen to. Yan, mga kalapatids, hen yan. And yan, yung ano niya mga kalapatids, pangataw niya, maganda yung katawan niya, malaki siya mga kalapatids. And then yung ring niya is naka clip ring lang dilaw, tapos naka ayun, naka PF PFU ata to mga kalapatids, ano? Yan, naka PFU siya, PFU 2014 South, pang South mga kalapatids. So ito is alinyada na, ito is pure Vandenbroek, galing din kay Cherloid. Baseline niya is Vandenbroek mga kalapatids. Yan, o. So galing po ito kay Idol Homing Pigeon TV. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Nakware niya rin kay Idol Homing Pigeon TV. Yan. Kung papapanood mo man ito, Idol Homing Pigeon TV, yung inakware sa inaibon ni Cher Jerry, sandito na sa alop ko. Yan, o. Vandenbroek. Napagandang
linyada mga kalapati. So hento yan, kung makikita nyo naman yan, no? Nagkukulubot na yung mata at saka yung ilong niya, kulubot na rin mga kalapati. Ayan. Ayan, so halatang naging breeders na niya mga kalapati niya, idol ni Brother Jerry. Ayan yung mata niya mga kalapati, yung eyesight niya, ayan. Tapos napakaganda yan yung ayan, no? Napakahaba din ang pakpak niya mga kalapati. Ayan. Ayan yung ito yung una ibon natin, hen mga kalapati. Gagawin din natin breeders to. And ito, kukunin naman natin yung isa mga kalapati, yung isang pang matindihan ni Brother Jerry dun sa loob niya mga kalapati. And ito yung isa yan. So napakalaki ng katawan, ano? As malaking katawan, parang yung katawan nung saddle natin dito yan mga kalapati. Halos hindi ko mahawakan ng dalawang kamay. Ayan, no? Napakalaki ng katawan, napakaganda. So ito is kung kilala niyo po si Sir Joel Regalario. Shoutout po kay Sir Joel Regalario. Direct acquired po yung magulang neto kay Sir Joel Regalario. So yung line neto is Melchor de Assis. Yan, direct acquired po kay Sir Roel Roel Regalario mga kalapatid. Ito yung magulang niya na panalunan po ni Brother Jerry kay Sir Roel Regalario. Yan, nabubulol pa tayo yung ano na ito, yung tatay na ito mga kalapatid. Yan nga, nagparapol siya kung napanood nyo dun sa vlog ni Idol Homing, yung unang-unang vlog dyan, nung nagsisimula pa lang siya mga kalapatid. Is nagparapol po si Sir Joel Regalario ng ibon. And then yung nga si Brother Jerry yung nakakuha ng ibon na yon mga kalapatid. So Grisel din yung tatay na ito, pure Melchor de Assis mga kalapatid. Pinaris na rin yung nakuha niya, kumuha rin siya kay Joel Regalario mga kalapatid. Direct acquire po kay Sir Joel Regalario yung magulang na ito, kaya na napakagandang ibon mga kalapatid. Siya, no? Grisel, black grisel, ano yan, napakaganda ng eyesight niya, pulang pula yung mata niya mga kalapatid. So kakto yan, napakagandang kak. And yun, no? Napakahaba din ng pakpak. Ayan, kulang nga lang mga kalapatid yung pang ayan, yung pang sampu ata yan, no? O kung pang siyam mga kalapatid, yan, wala lang yung isa. Yan. And yan, no? Napakaganda. And then ito is so diba nasabi ko kahapon na bataan. So pasensya po kayo, nagkamali ako, nakalimutan ko kasi sinabi abulig po pala, abulig finisher. And then San Jose finisher mga kalapatid, dyan sa baba, combine ng DPFC tsaka EURPC dito sa aming club mga kalapatid. Pero yung ring niya is ito, EURPC lang yan, EURC pa kasi dati mga kalapatid. Yan EURC 2018 mga kalapatid. Siguro itong sinsing na to, ito na rin yung isinali oh, niregister dun sa club ng DPFC mga kalapatid. So combine po siya ng EURC at DPFC, San Jose finisher and Abulig finisher mga kalapatid. Yan, napakang gagandang ibon na din, napakamura ng acquire natin kay Brother Jerry. Then papasok tayo dun sa Dreamlock. Bago ko sabihin kung magkano ko nakuha mga kalapatid, yan, napakagandang ibon, no? Yan, napakaganda magiging pundasyon natin dito mga kalapatid. Yan, yan, papasok na tayo sa loob. And then kasi ito, nauman na mga kalapatid. And yun nga, no? So naipakilala ko na mga kalapatid yung dalawang kalapati natin, yung kabibili natin kahapon, yung alas 4 na dumating na kalapati. Ayun, nagpiyok pa tayo, yung alas 4 na dumating. So supposed to be kahapon ko nga sana ipapakilala sa inyo, kasi nga kaso nga hapon na dumating mga kalapatids. Tapos ito, ngayon lang natin naipakilala, pumasok na sa Dream Loop. Ayun, umuulan na naman mga kalapatids. So ito, i-reveal natin magkano natin nabili yun kay Brother Jerry, kasi kailangan niya rin ng financial mga kalapatids. Ayun, nakikiagaw yung manok doon, no? Ayan, nakikiagaw yung manok, mga kalapatid. Ayan lang, nakikiagaw doon sa mga kalapati natin. Napakalaki pa naman na manok, mga kalapatid. So ito, nabili natin siya ng halagang 800 pesos, mga kalapatid, kay Brother Jerry. Oh my God! Wow! Oh my God! Ano? 800 pesos, napakamura. Napakasolid na linyada, mga kalapatid. Napakagandang pundasyon na ibon. So, jackpot na jackpot tayo doon mga kalapatid, ano, dahil napangamura nga. Tapos napagandang, ano pa, napagandang ibon. May napatunayan nyo yung ibon mga kalapatid. Tapos yung isa is galong pa sa idol natin na si Homing Pinion TV. Pure BDB, yung baseline niya mga kalapatid. Ayan, so hindi na tayo talo sa 800 pesos mga kalapatid, ano. So, goods na goods yung mga linyada, may napatunayan pa. San ka pa? Sa 800 ka na. See?
As 800 gallons. So yun mga kalapatid, ano, yun nga nakwire natin ibon. And ito siguro sa next video, babati tayo mga kalapatid. So kaya tapusin yung video natin mga kalapatid. So yun, ito, gumagabi na rin na naman. And bukas na lang tayo babati kapag meron na tayo mga isang cellphone mang gamit pang shoutout mga kalapatid. So yun nga, nasa kabila sila lang. At so ito, maraming salamat sa panonood, sa pagsuporta sa ating channel. Keep safe, ingat, happy flying po sa ating lahat mga kalapatid. Alright!